Sa mga talaan ng kasaysayan, ilang mga organisasyon lang ang naging interesante katulad ng sa Knights Templar. Mula sa kanilang simpleng simula bilang mga mahihirap na mandirigma na nagtatanggol ng mga peregrino hanggang sa kanilang dramatikong pagbagsak, ang kwento ng mga Templar ay isang kagitingan, intriga at palaisipan na patuloy na bumibighani hanggang ngayon. Nabuo ang mga Knights Templar noong unang bahagi ng 12th siglo. Kasunod ng tagumpay ng unang krusada sa pagsakop sa Jerusalem, ang banal na lupain ay naging destinasyon ng mga Kristiyanong manlalakbay. Gayunpaman, ang paglalakbay patungong Jerusalem ay puno ng panganib dahil sa mga tulisan at pabago-bagong kondisyon ng politika sa lugar. Noong 1119, isang grupo ng 9 na kabalyero na pinamumunuan ni Eudifoyon ang nagsama-sama upang protektahan ang mga peregrino at masiguro ang kanilang ligtas na paglalakbay. Di nagtagal ay nakuha ng samahan ang atensyon ni Haring Baldwin II ng Jerusalem at sila ay pinagkalooban ng istasyon sa Temple Mount na pinaniniwalaang ang lugar ng templo ni Haring Solomon. Kaya ang Order of the Poor Fellow Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon o ang Knights Templar ay isinilang. Mabilis na nakilala ang mga Templar dahil sa kanilang husay sa pakikipaglaban at matibay na paninindigan. Lumikha sila ng kakaibang pagkakakilanlan bilang mga debotong monghe at mga dalubhasang mandirigma na handang ipagtanggol ang Kristyanismo hanggang kamatayan. Ang kanilang puting kasuotan na may pulang krus ay ang naging simbolo ng kanilang dedikasyon at katapangan sa larangan ng digmaan. Sa panahon ng mga krusada, ang mga Templar ay madalas nasa unahan ng labanan. Kasama sila ni Haring Baldwin the Leper King noong 1177 nang durugin niya si Saladin sa Mount Gizard. Sila ay kasama sa labanan ng hati noong 1187 nang talunin ni Saladin ang Persa ng mga Crusaders. Kasama sila ni Richard the Lionheart noong 1191 nang durugin niya ang tropa ni Saladin sa Arsuk. Sila ay nasa Las Navas de Tolosa noong 1212 nang lipulin ng mga hari ng Espanya ang Almohad ng Morocco. Habang lumalago ang kanilang reputasyon ay lalo silang nagiging makapangyarihan at lalong yumayaman. Ang mga hari, mga maharlika at maging ang Pope ay kinikilala ang kanilang mga kontribusyon kaya pinagkakalooban sila ng mga lupain, kayamanan at mga pribileyo. Dahil dito, nagawa nilang makapagpatayo ng maraming mga kastilyo at iba't ibang mga gusali sa buong Europa at gitnang silangan. Gayunpaman, ang mga Templar ay hindi lamang basta mga sundalo. Sila ay aktibo din sa mundo ng pananalapi. Tulad ng isang medieval na bangko, nag-aalok sila ng mga pautang sa mga monarkiya at maharlika at nagpapatakbo ng isang uri ng serbisyo sa pamamagitan ng pag-iingat sa yaman o salapi ng iba. At dahil sa mga nagkalat nilang istasyon sa buong Europa at gitnang silangan, naimbento ang sistema ng letter of credit kung saan maaari mong idiposito ng ligtas ang iyong kayamanan sa isa nilang istasyon at kunin sa iba. Ang sistemang ito ang nagbigay sa mga peregrino na makapaglakbay ng mas ligtas laban sa mga bandido. Ang mga gawaing ito ang dahilan kung bakit sobrang namayagpag ang mga Templars bukod pa sa pagiging matitinik at matatapang na mandirigma. Gayunpaman, habang lumalago ang kanilang impluensya at lalong pagdami ng kayamanan, lumakas din ang inggit at intriga sa kanilang samahan. Ang mga akusasyon ng katiwalian, maling pananampalataya at pakikipagsabwatan ay nagsimulang umalingasaw sa paligid ng mga Templar. Noong 1307, si Haring Philip IV ng France na sinasabing hindi mabayaran ang malaking pagkakautang sa mga Templars ay sinimulang pilitin ang simbahan na kumilos laban sa samahan bilang isang paraan ng pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa kanyang mga utang. Noong Biyernes, 13 ng Oktubre, isang petsa na nakatulong sa paglaganap ng pamahiin tungkol sa Friday the 13th, ang mga Templar Knight ay inaresto sa buong France. Ito ay dahil sa mga akusasyong heresy at ang kanilang samahan daw ay palihim na binabastos ang Kristyanismo gaya ng pagpilit sa mga bagong recruit na duraan, tapak-tapakan o ihian ng krus, pagsamba sa iba't ibang mga idols, mga malalasawang gawain sa pagitan ng mga membro at kung ano-ano pa. Sinubukan pa ni Pope Clement na isalba ang mga Templars ngunit naging sunod-sunuran ito sa hari. Bilang pagsuko sa kahilingan ni Haring Philip,
inilabas ni Pope Clement ang kasulatan na naguutos na arestuhin ang lahat ng Templar sa buong Europa at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ang mga inarestong Templars ay dumanas ng iba't ibang klaseng torture. At dahil sa mga paghihirap, marami sa kanila ang napilitang umamin sa mga ibinibintang sa kanila. Marami sa mga miyembro ng Templars ang binitay sa pamamagitan ng pagsunog. Kabilang sa mga sinunog ay ang mismong pinuno ng samahan na si Jacques de Molay. Si de Molay ay nanindigan na siya ay inosente hanggang sa wakas. Siya ay hinatulan bilang isang heretic at dahil dito siya ay binitay sa pamamagitan ng pagsunog. Hiniling niya na itali siya sa paraan nakaharap siya sa Notre Dame Cathedral at magkahawak ang kanyang mga kamay upang makapagdasal. Ayon sa alamat, habang sinusunog, isinumpa niya sina Pope Clement at King Philip at sinabing di matatapos ang taon at sila ay pare-parehong haharap sa Diyos. Si Pope Clement ay namatay nga noong sumunod na buwan, habang si King Philip ay namatay naman habang nangangaso noong taong ding iyon. Noong 1312, ang Knights Templar ay opisyal ng binuwag at ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang dating makapangyarihang Templars ay natagpuan ng kanilang mga sarili sa isang mabilis at dramatikong pagbagsak. Ang biglaang pagkawala ng mga Templar ay nagdulot ng mga haka-haka at mga conspiracy theory. Ang ilan ay naniniwala na ang mga nakaligtas na miyembro nito ay ipinagpapatuloy ang kanilang trabaho ng palihim. Sinasabi rin ng iba na mayroon silang mga nakatagong limpak-limpak na kayamanan at ang maalamat na Holy Grail ay nasa kanilang pag-iingat. Posible kaya ang mga haka-hakang ito? Ano sa tingin nyo? Pakicomment na lang dyan sa ibaba.